Makasama muli ang nawawalang si Danilo Lumanog ngayong Pasko ang tanging hiling ng nakababatang kapatid nito na si Mias Lumanog at ng kanilang pamilya. December 17, 2022 nang huling makita si Danilo, 33 taong gulang, nasa 5'6 ang taas, moreno at isang PWD. Siya po ay nawala noong December 17, 2022. Ngayon po, 20 na po ngayon, 4 days na po siyang nawawala. Sana po kung sa lahat po ng mga taong nakita sa kanya, pasuyo po, pakikontak po itong mga number na ito na 0936-794-2130 po and 0909-545-9821. Kami po, mga kapatid po namin, ilang araw na po kami walang tulog. Kahapon po, 3 a.m. na po kami nakauwi. Sa paghahanap po sa kapatid ko, nakaabot na po kami sa Manila area, Makati area po. Umabot na po kami sa, umabot na po kami dito sa alos lahat po ng bandang Makati area. Nalibot na po namin sa paghahanap po sa kapatid ko. Sana po, kami po lumulubos na nananawagan sa inyo. Sana po makita na po yung aking kapatid na PWD. Magpapasko pa naman po, Lord. Sana po maging maayos po, maging masaya po ang aming coming Christmas po and New Year. Ito po yung mga magulong ko po. Hindi na rin po makatulog sa paghahanap po sa kapatid ko. Sana po matulungan niyo po kami na mahanap po namin yung nag-iisa po naming mahal na mahal na kapatid po na si Danilo Lumanog Jr. po. 33 years old na po siya. Siya po ay pipi at medyo hindi po siya masyadong nakakarinig sa hearing aids niya po yung problema niya. Ngayon po, siya po kasi ay once na po nakita niyo po siya, hindi siya nakikitang PWD kasi normal po siya maglakad. Based dun sa mga CCTV footage na nakita namin sa BGC, as in diretso lang po, strict on the line lang po siya maglakad. Ngayon po, ang last na evidence na nakita namin yung sa BGC, sa gate 1 police station po, kasi dun sa BGC area po, private part na daw po kasi yun. Hindi na sa amin ma-share yung CCTV footage kasi establishment daw kasi ang pag-request nun. Every day po kasi umaalis po yun ng bahay. Ang pinupunta niya po talaga, terminal ng Saktoda. Doon lang po siya lagi nakatambay. Since na kami ay everyday naman siyang doon ang routine niya, doon siya nanonood ng TV kasi meron po siya doon TV na pinapanood ng sasaktoda. Pero before 11 a.m. bumabalik po siya para kumain. Ngayon na-triggered na po kami kasi anong alas 12 past na po, ng 12 noon, di pa po siya bumabalik. Ngayon simula po na 12 noon up to doon na po kami nag-searching na hanapin na siya. Hinanap po namin sa Kalawan, Saktoda. Ayun, nag-decide na po kami na around 5 p.m. ipablatter na sa Kalawaan. Tapos nag-try na rin po kami na i-easy yung CCTV footage dun sa Kalawaan. Ngayon nga, naalaman namin around 8 a.m. ng umaga, bumaybay na po siya sa Elisco Road patungong San Joaquin area. 17 ba po? Yung umalis siya po dito sa bahay namin, 6 a.m. ng umaga. Oh. Around 6 to 7 a.m. ng umaga, nasa Saktoda area po siya. Mm-hmm. Ngayon, pagdating po ng 8 a.m. ng umaga, nagbaybay na po siya patung Elisco Road, go to San Joaquin area. Mm-hmm. Ngayon, bandang 8:15 ng umaga, nakita namin pumasok siya sa talipapa ng Tiangge. Mm-hmm. Tapos tumambay ng konti dun sa Jollibee area ng sasanawakin. Mm-hmm. Ngayon, bumaybay na siya na mga bandang 8:30 go to Buting area. Mm-hmm. Doon sa Buting area na natuntun namin pagdating ng Guadalupe intersection, mm-hmm, kumanan po siya papuntang intersection na kita dun sa CCTV footage ng Sembo, mm-hmm,
9:13 ng umaga, doon na siya bumaybay. Sa 9:13 ng umaga, patungong Yumak Makati area. Opo, pagdating ng intersection, nagbaybay na naman kami sa West Rainbow. West Rainbow, konsensya patungo. Ngayon, natuntun namin, ang last footage niya kasi dito sa, ano, sa East Rainbow, sa West Rainbow, na last footage na doon, doon ang sakop ng CCTV footage nila, doon sa along intersection, patung Guadalupe, and dito kabila, pa BGC. Ngayon, nagpunta kami sa C3 Makati. Para makita yung CCTV footage, yung last scene ni Kuya. Ngayon, nag-base nga kami dun sa CCTV footage sa Makati. Ang umakit siya ng Lawton Bridge. Dito sa papuntang north side ng Makati. Ngayon, ang intersection kasi yun, pag dumiretso ka, BGC, kabila, kalayaan, kabila, C5. Kumaliwa siya dito sa C5, tapos tumawid siya dun sa kabilang kanto papuntang BGC area. Ngayon, nakiusap kami kahapon dun sa BGC area sa police station at nagpa-blatter na rin po kami at ispread na po namin yung sa lahat ng marshal, yung details ng kapatid ko na PWD. Dun nga po, natuntun namin, ang last scene namin dun sa Police Station Gate 1. Ngayon, advice sa amin ng police station na i-surrounding namin yung BGC area, kaya nagpa-spread kami ng mga details ng kuya ko. Ngayon, kasi ang sabi sa amin, per establishment na daw po kasi yung pag-request ng CCTV footage, kasi private part na daw po kasi yung BGC. Ngayon, mga 9 at 10:18, doon na siya po sa BGC area, sa police station. Doon na po ang, ayun na lang po yung last details na nung pinaghahawakan namin. Kaya kami, kaming magkakapatid, tatlong motor kami, nag-roving kami sa BGC, Maynila, pati EDSA. Nagpaalam na rin po kami sa MDA ng EDSA. Nakablatter na rin po siya. Ngayon po, 4 days na po kami siya talaga. Wearing black shirt, tapos may cap po siyang black. Wearing ID lang siya, yellow. Nandun po yung mga details niya, name, address, contact person in case of emergency. Nandun po yung PWID po niya. Sa lahat po na taong nakita sa kanya, may ID list po siyang hawak. Please contact na naka-indicate doon para po mapabilis at bumalik na po sa amin yung PWD na kapatid ko namin bago mag-Pasko in New Year. Kasi po, yung parents ko po talagang sobrang worried na po, and also sa amin din po magkakapatid. Kami po ay talagang super blessed pag dumating po yung kapatid ko pong pangalan, kasi siya po yung talagang parang bunso na namin. Although kahit siya ay panganay, parang bunso na namin kapatid niya. Mahal na mahal po talaga namin yun. Kasi talaga yung once na nawala po siya noon, balak talaga namin yung igala siya. Yung 17 kasi ayun ay Sabado. Halos lahat ng kapatid ko ay nakalib. Ngayon, di namin unexpected po talaga. Yung time na yun, umalis po siya ng 6 a.m. at hindi na bumalik. Kaya talaga, medyo yung parents ko talaga, naiyak na. Kami po, naiyak na rin po sa paghahanap po sa kanya. Pagod ka, dalawang gabi, tatlong araw na kami naghahanap sa kanya. Kami ngayon, nandito kami, mananawagin sa inyo para mapabilis na paghahanap sa PW namin na kapatid. Naka-black na t-shirt na may butterfly print sa harap at black shorts na may green sa laylayan si Danilo nang huli itong mamataan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.